Hi! Sa mga nagbabalak bumili ng e-bike, eto, bibigyan ko kayo ng review ng ayon sa aking makakayang ipaliwanag, ipakita sa inyo ng e-bike na binili ko para sa aking tatay. Kaya, samahan nyo ako na tingnan at nang makita nyo din kung magde-decide pa ba kayong bumili o hindi na. Isa-isahin natin mula sa kanyang body hanggang sa kanyang mga gulong, lahat-lahat isa-isahin natin. So eto, simulan natin sa kanyang body, sa body muna tayo. Kung makikita nyo, di ba, ang ganda-ganda, para siyang mini scooter. So saan ka pa dyan, hindi mo mahahalata kung hindi mo makikita yung kanyang pedal, parang iisipin mo na siya na siya ay motor na talaga. Meron siyang, eto yung kanyang patungan. Meron niya siyang yung lalagyan ng kanyang mga bagahe. And may basket. And ito yung kanyang upuan dalawa. Pwede siyang angkasan pero hanggang 100 kilos lang lahat ang capacity niya. So ito yung kanyang head. Siyempre meron siyang dalawang side mirror. And meron din siyang yung kanyang signal lights. So, meron siyang ilaw. Ito. And meron siyang busina. May dalawa rin siyang handbrake para sa front at saka sa likod na brake. So ito, meron siyang gauge kung ano ang itatakbo mo, number 1, number 2, number 3. Sa number 1, ito yung kahit pihitin mo pa, ang abot lang ng kanyang takbo ay parang 25 km per hour. Pag sa number 2, mga 30 plus, number 2 and number 3 almost the same. So ang takbo nito ay umaabot ng hanggang 41 kilometers per hour. So yun lang yung kanyang speed, 41. And ito yung kanyang ulo. So dito sa head niya ay makikita mo yung kanyang gauge ng battery. Ayan, kusan natin. So yung battery na yan, parang sa cellphone din, meron siyang gauge, bumababa kung nauubos na. So, malalaman mo agad, hindi ka madidrain. And, dapat pag nagbiblink na, kailangan mo ng kargahan ka agad dahil hindi mo dapat pa-drain. Dahil ang life ng battery ay nakasalalay din kung lagi kang nadidrain. So, yung battery mo, tatagal kung hindi mo pinapadrain yung kanyang laman, hindi ka nauubusan talaga. So yan, andyan din yung kanyang, kung naka high beam o naka low beam ang iyong battery, ay yung ilaw at saka ito yung speed mo. And ito, pagka ganito at naka open na yan, automatic tumatakbo na yan siya. Pwede mo na siyang patakbuhin. And hindi ka maririnig ng mga naglalakad dyan. Wala siyang ingay. Pag hindi katulad ng motor na maingay. So, wala siyang ingay. Kaya pag nagtakbo ka, kailangan ay alert ang iyong busina dahil hindi ka lilingunin ng mga nasa unahan mo dahil hindi ka nga nila naririnig. Nalaman na lang nila, sumulpot na sila. Kaya talagang magbubusina ka. And ito yung kanyang front light. Yung kanyang headlight. Ang itsura niya. Buksan natin. Ayan. So, ganyan. And meron pa siyang isa. Pag tumatakbo itong malaki niya na ano. Pag pinipihit mo na kasi sa kanya siya iilaw ng malakas. And itong basket niya. Ayan. Maganda na yan sa kung may mga bagahe ka. Pwede mamamalengke. Ayan. Pwede na yan siya. And ito yung kanyang charger. Ayan. Iilaw ng green yan kapag ka fully charged na. Ang battery niya ay dito nakalagay sa ilalim. Apat na battery. And generic lang pag bibili ka, generic lang yung unang battery. Meron din naman na branded battery na pero mas mahal. And generic pero pwede mo rin palitan pag makipag-trade. Diyan nakalagay, may box yan siya dyan. Ayan, yung ilalim niya. Kung saan nakalagay ang battery. Ito na yung battery. Nakatali lang siya. Nalalagyan niya. Ito yung ganyan. Plastic na tali. So of course, yung kanyang pedal. Pag emergency, mauubusan ka ng charge. Yan. At ito yung kanyang charging. And mga lalagyan ng anik-anik. At
yung kanyang upuan ay pwede mong ipa-adjust. Ayan, adjustable. Depende sa height mo para hindi masakit magsikat. Ito, pinalagyan din ito ng double na foam para hindi masakit sa puwet. Meron siyang footrest sa angkas. Ayan. And yung kanyang gulong ay tubeless. Pero be sure na dun sa inyo, kung bibili kayo sa lugar nyo, ay merong vulcanizing na tubeless. And meron siyang susi dito para hindi siya makupit, hindi siya manakaw. Ayan. Susi niya yan para hindi mapaalis ang iyong gulong. And meron din siyang alarm pag kanina nakaw na kinukupit na. Nagngangaw-ngaw siya. So, ayan. Kung titingnan nyo talaga yan, eh, talaga na siyang maayos na. At, syempre, ang presyo niyan ay 16,000 lang. Meron mas mahal dyan. Depende sa design. So, itong design ay parang motor talaga siya. Itong 16,000. And of course, sa Advantage, ang charging niya, si tatay ay pumupunta dito sa bukid ng everyday ng 4 kilometers, so balikan 8 kilometers. Every 3 days, siya nag-charge. At ang charging mo, according dun sa binilhan namin, ang charge niya daw ay kung i-convert mo sa kung gaano kagastos, ay mag-range lang ng 20 pesos per charging every 3 days. So, di ba, kung ikukumpara mo sa ilang litro ng gasoline na gagastusin mo every 3 days, eto 20 pesos lang ang gagastusin. Siyempre, may downside din yan. Kung may mga advantage, eto naman ngayon ang disadvantage. Siyempre, nakikita nyo, bike lang yan, hindi ba? Hindi siya mahal. So, ang downside nito, titingnan nyo, plastic lang siya talaga. So, hindi siya kasing tibay ng plastic ng mga motor. Siyempre, plastic lang na keynote, kaya matibay na, gumanda, pero manipis lang yan, no? So, pwede siyang pag nabunggo, nabato, ay basag. Yan, kaya iingatan din talaga. And itong mga ito, kung masyadong matagtag, ay natatanggal, maluwag yung kanyang ano doon, yung tray niya. Since ang pinagdudugtungan yung tray doon sa ilalim ay plastic din. So, bagay lang talaga ito sa mga sementado or plain na mga lugar. Hindi mabatong mga lugar na uuntog-untog ka kasi wala man siyang itong shock na pareho ng sa mga motor. Ito lang yung shock niya. Hindi ko alam kung nag-ano yan. Parang hindi. Kaya maano to, mauntog-untog. Pagka sa batuhan ka talagang mauntog-untog ka. At syempre, yung mga metal niya, ayan, maninipis lang din. Kaya hindi nga siya pwedeng angkasan ng mabigat. Ayan o. Kasi nga, bike lang siya talaga. Ayan yung kanyang shock. Yan. So, yan. And, prone siya sa kalawang. Kaya nga ito, lagi siyang naka-oil at saka yung laging lilinisin. Pagka nabasa, kailangan linisin para matuyo at hindi siya kakalawangin kaagad yung kanyang metal. Ayan. Ang side light niya dito lang sa harap, dito sa likod. Pero pwede dito ang palagyan. Ayan. Lalagyan ng plate number, pero pwede yung lagyan ng signal lights. So, ayan, nasa inyo na sa halagang 16,000 kung bibili pa kayo. Pero kung bibili kayo, ingatan nyo masyado na dapat kayo lang talaga ang gagamit. Huwag ipinapahiram-hiram dahil doon yan mawawasak sa kahihiram-hiram. Ikaw ang ingat ng ingat. Ang nangihiram dahil hindi naman kanila, hindi nila iingatan yan. Kahit masira, hindi naman kanila, di ba?